Hello po sa inyo. Magandang araw po uli. Ngayon po ako'y pupunta ng shop at ako'y bibili ng aking lulutuin. Magluluto po ako ng binagoong baboy. So, magkita-kita po tayo maya-maya at mamimili muna ako. Kompleto na. Meron na tayong baboy na gagamitin para sa aking lulutuin. Uwi na po tayo. Tayo iuwi na. Nakapamili na tayo. At ihahanda na natin ang ating lulutuin mamaya. So, nandito na po tayo sa bahay. So, bago po ako magsimula, magtimpla muna tayo ng ginger tea. Para at least naman po ay magmerienda muna tayo. So, inom po muna tayo ng ginger tea. Ito po ang aking ginger tea na nabili sa Chinese shop. So, sa mahilig po sa ginger tea, ayan po, mahilig din po ako. So, sabayin niyo akong uminom ng mainit na ginger tea. So, ayan po ang mga ingredients natin para sa binagoong ang baboy. Ayan po, small pieces ng pork. Ayan po ang cut niya. Maliliit lang. Yan po ang nabili kong baboy kanina. Meron po tayong garlic, onion, chili, pepper, may seasoning, salt, olive oil, at yan po ang ating alamang. Yan po ang nabibiling alamang dito. Ayan po. So, yan po ang gagamitin natin para sa binagoong ang baboy. Ilagay na po natin ang bawang. Lagyan na rin po natin ng sibuyas. Ilagay na po natin ang baboy. Lagyan na rin po natin siya ng paminta.
at yung seasoning niya. Lagyan na rin po natin ng konting asin. Konting asin lang po para po habang nakukuluan ng baboy ay lumasa na siya. Pwede na po natin ilagay ang bagoong kasi ang baboy ay malambot na. Yan po ang style ko ng pagluluto ng binagoongan. Hindi ko lang po alam sa iba kung paano pagluluto nila. Pwede po yan dagdagan kung kinakailangan. Nakalimutan ko po pala sabihin sa inyo, nakasama sa ingredients ang asukal na pula. Yan po. So, lagyan po natin siya para po maghalo ang kanyang alat at ang kanyang tamis. So, lagyan po natin. Depende po yun sa taste ninyo. Mga 2 spoon po siguro kasi ayoko din po na masyadong matamis. So, depende po sa inyo. Pwede. Yan, inilagay na po natin ng sili para may konting anghang, konting alat at konting tamis. Ayan, paluto na po ang ating binagoongang baboy. At para po mas masarap, kailangan ay may beans tayo. Ako po ay naglalagay ng beans sa binagoongang baboy para mas healthy rin siya. At least may pork at mayroon din tayong vegetables. So, yan po ang aking style ng binagoongang baboy. Ayan po siya. Ayan. Luto na po. Tikman natin ngayon yung ating binagoongang baboy. Sige po. Ang inyong beans, dapat po, kung lalagyan nyo, half cook lang para mas masarap siya.